sabi ni Aisha radiyallahu anha na si Propeta Muhammad sallam sa last days ng Ramadan mas ano pa siya, mas mapagbigay pa siya kaysa sa hangin. Ang hangin binibigyan kanya ng libre, di ba? Pero mas mapagbigay pa ang Propeta Muhammad sallam sa hangin kapag last days na ng Ramadan. Ganda din yung ibadah niya kapag last days. So mga kapatid, hindi kong ipagpatuloy ang ating matalakay kung sa ating paniniwala. Malaki natin ang araan ang patungkol sa shirk, ang salungat ng tawhid. At malaki natin din ang shirk ay mayroong dalawang uri, malaki at maliit na shirk. At na-discuss natin din kung ano yung mga kasalanan ng bawal uri ng shirk. Ngayon mga kapatid, ay ibabanggitin natin kung ating matalakay ang topic tungkol sa bakit kailangan na hindi tayo, bakit bawal mag-shirk, bakit ang lahat ng ating ibada sa awal lang dapat ialay, bakit ang awal lang ang dapat sambahin, bakit yung mga pagsamba mo, lahat-lahat, kaya awal lang dapat ialay, hindi pwede ialay sa iba, kasi kung ialay mo sa iba, shirk na yun, makagawa na ng shirk, bakit ganun, bakit sa awal lang ialay, hindi pwede ialay sa iba, bakit hindi pwedeng magbuwas sa kubo? Bakit hindi pwedeng magbuwas sa jin? Bakit hindi pwedeng magsumbali sa kubo, magsumbali para sa jin? Bakit gano'n? Bakit? Kaya Allah lang dapat lahat. So yung samaray sa tanong na yung mga kapatid, bakit ang Allah lang ang dapat sambahin? Ang ating mga eskalan sa Islam, alhamdulillah, nagbigay sila ng jawab. Nagbigay sila ng sagot doon. Bakit ang Allah lang dapat sambahin? Bakit sa kanya nangyari lahat? Sabi nila, unang-una, dahil ang Allah ang nagbigay sa iyo ng buhay. Siya ang nagsalp sa iyo. Siya ang lumikha sa iyo. Kung meron ibang lumikha sa iyo, ay pwede mo siyang sambahin. Yung sabi ng mga ulama, kung may ibang lumikha sa iyo, kung yung jinn, siya ang lumikha sa iyo, sambahin mo siya. Kung yung kubur, yun yung lumikha sa iyo, yung awliya na namatay, na nasa kubur, yung mga sheikh, yung mga alim na namatay, yung mga na namatay, sila ang lumikha sa'yo, pagkawin ka sa kanila makuha ng ibadah. Doon ka sa kanila makuha. Pero hindi, ang Allah ang lumikha sa'yo. Kaya doon ka lang dapat sa kanya mag-alay ng ibadah, kasi siya lang ang lumikha sa'yo. Pangalawa ng rasul, bakit bawal mag-shirk? Bakit sa Allah lang mag-alay ng lahat ng ibadah? Dahil ang Allah siya lang ang nagbigay sa'yo ng risk. Siya lang ang nagbigay sa'yo ng biyaya. Ang mga magulang mo, pinapakain ka, instrumento lang sila. Ang trabaho mo, ang negosyo mo, instrumento lang lahat yun. Galing lahat ang risk sa Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا لَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Ang Allah na sabi sa Quran, walang biyaya na dumating sa inyo maliban na lang na ito ay galing sa Allah. Siya lang ang nagbibigay ng biyaya. Siya ang nagbigay sa inyo maliban na lang na sa barang. Nung nagliklo ako sa barang kayo namin sa duho, so tinanong muna sa kanila, bakit kailangan ang Allah ang dapat sambahin? Ano yung sagot ninyo? So may nagsagot sa kanila ng isa, dahil siya yung nagbigay sa atin ng paningin. Nagbigay sa atin ng paningin. Ibang tao din, wala ng paningin. Ibang tao, wala ng paningin. Alhamdulillah, ikaw, binigyan niya naman ng paningin. Binigyan niya naman ng paningin. Binigyan niya naman ng buhay. Pero itong katawan, sabi ko, mashallah, yun yung tamang sagot. Yun yung pangalawang dahilan na binigyan ng mga ulama kung bakit ang Allah ang dapat sambahin dahil siya yung nagbigay sa iyo ng respect. Siya yung nagbigay sa iyo ng grasya, siya pa. Siya ang nagbigay sa iyo ng biyaya. Kung yung sinasamba mo na iba, halimbawa, yung mga reburto, kung yun ang nagbigay ng biyaya, yung mga jin, mga malaika, o yung mga nasa kubur, yun yung magbigay sa iyo ng biyaya, sambahin mo sila. Kung sila ang nagbigay sa iyo ng bigas sa bahay, siya nagbigay sa iyo ng mga anak, siya nagbigay ng negosyo, nagbigay ng magandang buhay. Pero hindi, ang Allah ang nagbigay lahat, kaya siya lang ang malahan yung dapat sambahin. Hindi pwede na ialay mo sa kanila yung pagsamba na hindi man lang sila nakapagbigay sa iyo ng grasya, ng biyaya. Yun yung pangalawang dahilan. Yung una, dahil ang malahan ang lumikha sa iyo. Yun yung una. Pangalawa, dahil ang malahan ang nagbigay sa iyo ng biyaya. Pangatlo at panghuli na dahilan, dahil ang Allah lang ang mayroong kumpletong katangian. Mayroong siyang kumpletong sifat. Kaya sabi ng mga ulama, ang karapat dapat sambahin
ay yung kumpleto, perfecto. Dahil kapag kulang, nangangailangan siya, hindi siya karapat-dapat sambahin. Nangangailangan din siya na naghahanap din siya ng sasambahin niya. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, perfecto ang kanyang katangian, at dahil doon siya lang ang dapat sambahin. Ibig sabihin ng perfecto ng katangian, kapag siya nagbigay, hindi nagbabawasan ang kanyang kayamanan. Kapag siya ay naawa, walang limit ng kanyang awa. Kapag siya ay nagmahal, walang limit ng kanyang pagmamahal. Ang kanyang paningin, walang limit. Ang kanyang pandinig, walang limit. Ang kanyang buhay, hindi siya namamatay. Kumpleto ang kanyang katangian. Nang dahil doon, siya lang ang dapat sambahin. Siya lang ang dapat sambahin. Siya lang ang dapat pagkalaya ng pagsamba. Halimbawa, yung ginagawa ng iba, na pumunta sila sa mga kubur, halimbawa, para humingi ng tulong doon sa namatay, na protektahan sila. Yung nandun na namatay, o chef, o ali, o ustad, protektahan mo kami. Patay na yun. So yung pagprotekta sa'yo, hindi nila kaya ibigay. Bakit? Dahil kulang ang kanilang katangian. Hindi na sila, kung sakali marinig ka man nila, hindi nila kaya mag-respond sa iyong hilingan. Doon ka humingi sa kumpleto yung katangian, na kaya ka talagang protektahan, kaya ka talagang bigyan. Kapag yung asawa mo hindi pa nanganak, kapag yung asawa mo hindi pa ng Muslim, doon ka humingi sa Allah SWT. Bakit? Dahil siya ang may kakayahan na magbigay sa iyo. Ito yung pangatlong dahilan, dahil siya yung may kumpletong sipat, kumpletong katangian. Hindi mo pwede sambahin yung kulang. Kasi yung kapag kulang, perfect, hindi siya perfecto, hindi siya karapat-dapat sambahin. So ito yung tatlo na kapatid na dahilan kung bakit sa Allah lang dapat tayo maghalik ng ibadah. Napakalaga na malaman ito ng bawat Muslim. Kasi kung halimbawa, mayroong taong nagawa ng shirk, may taong nagawa ng shirk, mga kapatid, bakit mo ginawa niyan? Yan ba ang lumikak sa'yo? Bakit ka sa kanya nag-alay? Yan ba ang lumikak sa'yo? Yan ba ang nagbigay sa'yo ng risk, ng biyaya? Meron ba yung kompletong katangian? Yung sagot niya, oo, sige, proceed. Iba na yun. Ituloy mo yung ginagawa mo. Tama yan. Kung yan ang lumikak sa'yo, yan ang nagbigay sa'yo ng biyaya. Yan ang kompletong katangian. Pero hindi. Lahat ng tatlo na ito na lumikak sa'yo, nagbigay ng biyaya, ng katangian, nandun lahat ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang panuli ito mga kapatid, na mismo tinutong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sabi ng Allah, hindi ko nilikha ang mga jin, mga ikan ko, at ang mga tao, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Malibad lamang para sambahin nila ako. At sabi ng Allah sa ibang ayat sa Quran, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Sambahin ninyo ang Allah, sa kanya kayo mag-ibadat, at huwag kayong gumawa ng shirk. Inutos mismo ng Allah na lahat ng ibadat na magagawa ng isang tao, obligado, wajib na tumundang sa Allah ay alay. Kasi kapag ito ay mag-alay sa iba, delikado yun. Halimbawa lamang, yung takot, yung sobrang takot. Ang takot, no, siya ay makabilang siya lang ating panalakay at merong uri ng takot. May takot na normal, may takot na wajib, may takot na haram, may takot na shirk. Yung takot, apat na uri ang takot ng hadlok ba? Ito ang tawag ng hadlok, hadlok sa hadlok, sa tanan-tanan. Apat na uri, may takot na wajib, obligado, dapat matakot ka sa Allah. May takot na haram, may takot na shirk, at may takot na pwede. Yung normal lang na, takot-takot ka sa ahas, takot ka sa aso, normal na takot lang yun. Yung takot na shirk, halimbawa lang, yung sinasabi nila dati, nung ako pa ay ng 3 days, sabi nila, pag hindi ka nag-nisab, magagalit sa iyo ang mga elders. Yung mga elders na tinutukoy nila, yung pala yung mga founder sa, ano ba, sa Pakistan o sa India na mapatay na, magagalit sila sa inyo. Pag hindi ka nag-nisab. So yung ginawa namin, natakot kami kaya mag- 3 days lang, sama na lang, mag-nisab na lang, bawat buwan. So yung takot na yun mga kapatid, shirk na takot yun. Hindi na pwedeng matakot sa kanila. Bakit? Kasi patay na sila. Patay na sila. Hindi na pwedeng matakot sa kanila dahil patay na sila. Ang dapat mong patakutan, yung may kakayahan. Yung may kakayahan na pwede kang pinsalain. Kaya sabi ng mga ulama, once na ikaw ay matakot,
yung sobrang tao sa bagay na hindi ka naman kayang pinsalain, shift yun. Nakaloka na siya. Kasi yung takat ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbigyan pa natin ng mas malinang panis, explanation tungkol dyan sa takot, tungkol din sa pagmamahal. Meron din uri ang pagmamahal. May pagmamahal na wajib, pagmamahal na haram, meron pagmamahal na shift, meron pagmamahal na normal. Ganun din sa yung tawag na to, ang paghingi ng tulong. May paghingi ng tulong na wajib, paghingi ng tulong na haram, meron paghingi ng tulong na shirk. Matatalakay natin yan, inshallah. So yung point natin doon, na itong lahat ng ating nabawin, ito ay mga halimbawa lamang ng mga ibadah, mga pagsamba, na doon sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang na pag-ialay. Dahil kung ialay mo sa iba, shirk yun, magdawo, masira o mapinsala ang iyong paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangadelikado na yun, ang malaking kasalanan ay maliit ikumpara sa shirk. Ang major sin ay maliit ikumpara sa shirk. Ibig sabihin ng shirk, napaka-akbarul kabair na siya yung pinakamalaki sa lahat ng mga major sin. Nakagawa ka ng major sin kung hindi mo yun maiwasan. Kaya, inshallah naway nabigyan natin ng kahit kunting linaw sa kung bakit ako wala kang dapat sabahin, ibigay niyo ng dahilan. Una, dahil siya lang may kasayo. Pangalawa, dahil siya nagbigay sa iyo ng biyaya. Pangatlo, dahil siya ang may problema ng katangian. Kaya lahat ng ibadat bilang isang Muslim, doon lang dapat ialay sa Allah. Dahil kung ikaw ay nagsabi na ikaw ay Muslim, lahat ng pagsamba sa dilakman, sa pananalita, o sa gawa, basta ibadat, doon lang dapat sa Allah sa panahon na rayalay. Kung ialay mo sa iba, delikado ang iyong mga Muslim. So, ang dito na lamang, pwede ka bang magtiwala sa ibang bukod sa Allah? Kasi sabihin, manalig